Yo, what's up mga ka-gadget? This is Kay Gadget Clinic at ngayong araw na to gagawa tayo ulit ng isang video reaction about dito kay... Sa totoo lang ayoko na rin talaga mag video reaction pero sa mga narinig ko sa bunganga nito ni Haring Bangis na ubod ng hangin, ng pinasok na yata ng hangin ng utak nito. No, mga ka-gadget, Abay, hamakin ba naman tayong mga Bisaya? No? So, panoorin na natin itong kanyang speech apology noong YouTubers Press Conference. No? Na ito yung event ni Makagago. So, tara na. Intro! Ayun mga ka-gadget, simulan na natin itong panoorin. Wala na rin naman tayong iniintay. Panoorin na natin yung kahangingan ng impactong ito. Ng live kanina, 0% daw yung skills ko sa boxing. So ano pa ba ang aasahan mo do sa pinakita mo, di ba? Pero mo, napakaliit ng tao, ginulpi ka lang. Yung suntok mo, lumilipad sa hangin, niyakap mo pa. Ninanamnam mo pa yung maskuladong katawan ni Casimiro. Ay, nako. Paramdam mo na yan, bro. That's not good, ah. Sige lang. Public apologies tayo sa ating mga kababayan, mga Bisaya. That's good. Tama si Makagago, no? Public apology ang pinunta mo dyan. Hindi sa kung ano pa man. Let's go. Yan ang gusto nila marinig. Dahil ban ka ng dalawang events, man. Go! Good. Maganda yan. Baka pwedeng i-request na, no? Iban mo na forever tong si Haring Yabang, no? So, eto na. Hindi na natin patatagalin kasi alam nyo, nadami nangyari, di ba? Nakakatamad na rin. Marami nangyari. Wala naman nangyari. Talagang hindi ka lang talaga kilala. Boring ang mga nangyari kanina. Pero eto, sige ha. Nasaan ba yung camera? Yan. Tingnan mo, nukmukhang ang katangahan, no? Patayo ang kaya kita ng ribulto ng katangahan. Pero mo yung pagiging tanga mo, kinarir mo pa. Nasa harap mo na yung camera, hinahanap mo pa. Sige, eto na. Dear Bisaya. So marami bang Bisaya nandito? Marami. Pakitaas nga yung kamay lahat ng Bisaya na nandito. Yun. Alam ko na kung ilan yung bobong pumunta. Ay! Hindi, joke lang ha. Oy, magpa-public apology ako. Sorry. So, eto na. Dear Bisaya, bago ko simulan ang public apology ko, gusto ko munang magpasalamat sa sarili ko. Yan. Siyempre, kailangan ko magpasalamat sa sarili ko. Ano daw? Para saan? Puta, speech mo na yan, pinapasalamatan mo pa sarili mo. Buhat bangko din eh. Kasi kung hindi dahil sa akin, baka walang nanonood ng presscon ngayon. Ano daw? Bigyan natin ng isang masigabong palakpakan. Gago, kahit wala ka dyan, wala. Marami pa rin manonood dyan. Makagago, what's up man kaya yan. Ha? Parang sinabi mong masikat ka pa kay Makagago. Buong pulse talaga nito. Ubod talaga ng tanga. Dapat dito tayuan ng ribulto ng katangahan eh. Di ba? At saka sa mga Manila Boys na palaging sumusuporta sa akin. And syempre, sa buong LGBT group na lahat. Kita mo, suportado ng LGBT group. Siguro one of this day or mga ilang araw o panahon magdaan. Aamin to. May aaminin to. Pansin ko lang. Laging nakasuporta sa Manila Boys. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. Game na tayo. Balik na tayo sa mga Bisaya. Ayan. Nilista ko talaga to para hindi ko makalimutan. Okay. Alam nyo, nalulungkot talaga ako dahil sa nangyari. Dalawang events ang hindi ako kasali, di ba? Nakakalungkot yun.
Okay. Dahil sa mga nasabi ko nung nakaraang vlogs ko na ang mga Bisaya ay mga pangit. Di ba? Nasabi ko yon. Ang mga Bisaya ay mga pangit. Which is totoo naman. Ah, di baling pangit, may respeto naman, boss. Kaysa naman may mukha ka nga, kupal ka naman. So, di ba? Ah, kakaiyak no, sakit no. Oops! Pero meron pa rin nagsasabi na hindi naman lahat, di ba? Hindi naman talaga lahat pangit ang mga Bisaya. Pero napapaisip pa rin ako hanggang ngayon, di ba? Bangis, public apologies yan. Yeah. Hindi, ito muna. Tama si Sir Ma, si Boss Makagago, no? Kaya ka nandiyan sa stage is for public apology, hindi para manghamak uli ng tao. Tanayin ko muna, nilista ko eh. Okay? Pangalawa. Iba kasi mga kagadget, yung paggamit ng sentence niya, yung speech niya. Iba yung salita ng mga kaysa dun sa pumipinpoint lang doon sa isang tao. Kung ang kaalaban niya ay si Jason Casimiro and ang pinipinpoint niya is si Jason Casimiro, dapat hindi niya gagamitin ng mga. Dahil ang mga ay nag-dumidetermina sa pangkaramihan. Tama po ba ako? No? Kaya huwag kang tanga. Ang mga Bisaya ay mababaho. Yun ang sinabi ko sa mga vlogs ko. Pero sa totoo lang, paring yabang, kaya rin namin bumili ng tubig na pampaligo namin. Huwag kayong tumingin sa mga Bisaya na ganyan. Yung iba nga dyan eh, mayayaman na pero kung maligo, once in a blue moon lamang. Diba? Meron nga dyan, mayayaman. Napakatamad maligo. Diba? Meron nga dyan, isang linggo na, sa isang linggo, dalawang beses ang maligo. Naliligo lang ng pabango. So, wag mo kaming, dahil mas malinis ang Bisaya kaysa sa inyo. Lalo ka na, tignan mo nga sarili mo, parang wala kang ligo na isang linggo. Which is... Tama, di ba? Kaya ako nasabi yun sa vlog ko, kasi nung nakalaban ko si Jason Casimero, naamoy ko talaga siya. Ibig sabihin nito mga ka-review, nung laban nila ni Casimiro, nung niyakap niya si Casimiro, ninamnam niyang maigi na maskuladong maskulado pala si Casimiro. So it means, kasi inamoy-amoy niya pa, umaga ninanamnam niya yung amoy ni Casimiro. So it means may inner side pa to. Kailangan mapalabas ang inner side nito ni Haring Yabang. Oh, di ba? Pasensya na kayo, okay? Pangatlo. Ha? Ang mga Bisaya ay traidor. At traidor. Tama ba? Tama? Dito sa salita, no? Tayong mga Bisaya, traidor daw. So, ibig sabihin sila pala, totoong tao. Diba? Parang hindi lang naman sa part ng Bisaya merong ganyan. Eh. Alam ko, lahat ng klase ng tao, may mga ganyan talaga. Kumbaga, sa 10 kaibigan mo, may isa o dalawa dyan na magta-trader sa'yo. Diba, mga kagadget? Pero itong tao na to, nilalahat niyang Bisaya na trader daw. So, ibig sabihin, si Presidente Duterte, trader dahil Bisaya. Si Manny Pacquiao, trader dahil Bisaya. Diba? So, nilahat mo na eh. Mga na yung binanggit mo, diba? So, yun nga yung sinasabi ko, bago ka magbitaw na isang salita, pag-isipan mo muna kung yun ba'y para sa isang tao lamang o pang maramihan na tao. Yun yung pagkakamali mo dito. Diba? Ops, teka, nagkakagulo. Teka, public apologies! Nagkakagulo eh, mga tropa mo rin yan, mga kabaro mo rin yung nandyan, diba? So, bahala kayo magkagulo dyan. Wala nang gugulo sa'yo, ikaw lang ang magulo, tanga. Oo, sige, tama yan. Ha? Tama yan na may tama ka na sa utak. May tama ka talaga, sobrang laki ng tama mo sa utak. At eto pa!
Bisaya ay sumbungero. Ayan, dyan ako, ano, dyan ako hindi sangayon. Kasi marami din sa mga katulad mo na tawag magulang, no? Baka nga nung bata ka, isa ka rin dun eh, na pag piningot lang o tinutusan eh, takbo agad, kuya, kuya, o diba? And yun yung, ano, yun yung kaibahan ng, depende kasi yan sa pagpapalaki ng magulang. Katulad nito, ewan ko paano pinalaki ng magulang niya to eh. Oh, sa bagay kasi may kaya, 'di ba? Karamihan kasi talaga ng may kaya mga minsan ano eh ugali, may mga ugaling askal katulad nito, ugaling askal 'to eh. Siguro sa kalye 'to lumaki na parang ano, napasama doon sa mga asong askal. Sumpungero, dahil sinumbong nila ako kay Idol Rapi Tulpo. 'Di ba? Ha? Pero hindi sila pinansin. Ha? Actually nga, pati kay Senator Manny. Ha? May ganon? Kwentong balasubas ka rin. Numbong din ako. Pero hindi nila pinansin. Okay? At eto na. Shoutout sa Pogi for Life. Parang gigil na gigil ka sa mga Bisaya. Pare, Bisaya din ako ha. Baka naman. Manggigil ka na kay Jason, no? Huwag naman sa buong Bisaya. Peace, pre. Ang huli, sa lahat po ng Bisaya na nagko-comment sa akin na ako raw ay ipapakulam nila. Oh, that's good. That's good. Okay. Sabi po nila sa akin, ipapakulam po nila ako. Dahil sa lahat ng mga sinabi ko sa kanila. Well, isa lang ang masasabi ko dyan. Hindi ako natatakot. Hindi ako kinakabahan. Eddie, wow. Lalaban ako. Ano ka? Ano ka, albularyo? Paano mo lalabanan ang isang mangkukulam? Ha? Ha? May dasal ka ba? Albularyo ka ba? Gunggung nito eh. Tanga talaga eh. Next time, patatayuan ka na ni makagago ng ribulto dyan. Lalaban tayo! Capital C! Tayo, damay nyo pa kami. Gunggung, ikaw lang. Lalaban tayo. Manila Boys ng malakas! Yeah! Yun lang, maraming salamat po! Bida o. Pare, bidang-bida ka dyan ha. Shoutout sa'yo, Pogi for Life. Pre, bidang-bida ka ha. Mike! Thank you. Sa malaking tawa muna. So yun mga kagadget, no? Napakinggan natin tong mga buladas ni Haring Yabang, no? Ni Hari Bangis, aka Yabang ng Pinas. Hindi na si Casimiro yon. Hindi na si General Casimiro yung yabang ng Pinas. May pumalit na sa kanya. Ito na si Haring Bangis, ang yabang ng Pinas. No? Ito yung taong puro bunganga, wala namang gawa. Yung puro hangin ang laman na katawan, puro hangin ang binubuga, pero hindi na makayang panindigan. No? Kita nyo naman yung laban nila eh. Nagmukhang tanga lang eh. Suntok, parang nakipag-away sa grade 1. Tawag niya yata doon, roller coaster punch, eh, no? So, yun lang sa akin, no? Ang may ipapayaw ko lang dito sa kapatid ni Rendon Labrador, na sana naman, eh, bagubaguhin niya na yung mga asal niya. Kasi hindi naman nakikita sa pangangatawan niya ang pagiging ganyan. Kumbaga, ginagawa niya lang to as entertainment. Pero sana naman, isipin mo rin na maraming maapektuhan na Bisaya sa mga sinasabi mo. Isa na ako sa mga naapektuhan sa mga nabanggit mong Bisaya. Bisaya ako pero may respeto ako sa kapwa ko at may respeto rin ako kanino man. Hindi mo kailangan i-discriminate ang isang Bisaya dahil lang diyan sa entertainment na sinalihan mo. Nang dahil lang natalo ka sa isang Bisaya inano mo na kaming mga Bisaya. Nilait-lait mo na kami. So,
kung kanino ka lang nagkaroon ng problema, sana yun lang yun ang pinpoint mo. Huwag mo na kaming isama dahil isa na kami sa magiging kalaban mo pag nilahat mo kaming mga Bisaya. So yun, shout out sa iyo Haring Bangis aka Yabang ng Pinas, no? Next time yung pagiging yabang mo panindigan mo para naman mas maging famous ka, no? Ubod ka ng katangahan eh. Sa susunod patatayuan na kita ng rebulto, no? Ng katangahan. So hanggang dito na lang ang aking video reaction. Peace out.